Hey guys, good morning. So ito na naman tayo sa kusina ni Nina. So ang aking lulutuin is lain. Ito, ganito ako para kung paano gumawa ng lain. Ito tangkay niya, gagawin ko pa yun. So ganito kasi yung dahon niya, kailangan linisan ko pa siya ng ganyan. Para malaman natin kung may gagamba o so kailangan talaga ganun ang paglinis guys. Matrabaho lang to guys, pero okay naman siya kasi delicious naman tong food na to, gulay na to. So ang iba nito is paninda ko. Matrabaho lang siya guys talaga. Kailangan talaga linisan yung dahon. And this is how I clean the gabi leaves. Lagay ko pa ito guys kasi sayang naman. So, ihalo ko nito is kunting karne lang. Kung kura din pa paglilinis ko ng dahon. Did you hear me or not? Yan so guys. Hugasan ko pa ito guys. Bago isala. Matrabaho lang pero sulit naman pag maluto, masarap siya. Yan, dahil sa lockdown guys, talagang ang tao sa palengke kunti na lang din. Hindi kagaya nung nakaraang araw na siksikan. So ito ang naisip kong lutuin, share how to cook lain. Okay, then tangkay again. Okay, so guys, ito na yung gata, yung pangalawang gata yan. So, ilagay na natin to meat. Yan. Yung onion, ginger, ricado kasi. Pag sa gata, masarap kasi pag marami yung ricado. So, ito ang gagawin ko is pakuluan ko muna bago ko ilagay yung bago ko ilagay ang gabi. Yan.
Kasi mas masarap kasi para maluto, mapakuluan muna bago ilagay yung gabi. Yan, pakuluan muna guys. So ito na siya guys, kumukulo na. So lagyan natin siya ng patis. Kasi ako guys, pag nagluluto ako, patis talaga. So ito patis. Yan. Patis. Timplahan ko siya ng asin. Yan. So ito guys. Yan. Mas maganda kasi kung yung ricado sinasabay para ma-absorb ng meat. Yan. So lagyan natin siya ng magic syrup. So eto, nakita nyo na ako maglagay ng magic syrup ngayon kasi hindi ako naglalagay talaga ng seasoning. So eto guys, yan, magic syrup. Para lalong sumarap. Yan. So, nakikita nyo, kumukulo na siya, guys. Pwede nang ilagay yung gabi. So, yung paglagay, unahin ko yung tangkay. Yan. Malalaki, guys, ang pagputol ko ng tangkay kasi. Kasi pag niluto na yan guys, liliit naman siya. So, hindi na mahalatang malalaki ang pagputol. Tapos. Okay, medyo marami siya guys. Kasi paninda ko yung iba. So makikita nyo malinis ang pagkagawa ng dahon. Okay. Antayin kumulo bago ibaliktad, tas takpan. Yan, medyo mahina lang kasi yung apoy ko guys kasi takot akong magpalakas, may phobia na ako kaya medyo hirap siyang makaluto ng agad-agaran. Yan, okay, so guys, so mapapansin nyo konti na ng tubig at malambot na din. So lagay ko yung first milk. Ayan. Ito yung first milk niya. Ayan. So, pamantikain lang guys para mas masarap siya. Okay, ito yung guys, sili yung ilalagay ko. Lagyan ko siya mamaya. Yan, okay, so guys, malapit na. Mga 5 minutes, kailangan kasi itong gata. Kailangan siya magmantika. Yan, so malapit na siya guys. Okay. So, ang iba nito is paninda ko. Actually, may nag-order na. May kukuha na lang dalawang order, isang order. So, kahit mga apat na order lang ang
makuha ko lang yung pinambili ko, guys. This is my life. Kailangan tipid-tipid dahil lockdown. So, walang ibang asahan kasi walang trabaho. So, kailangan ganito na lang, guys, ang gagawin ko. Magluto ako ng pang-ulam namin, magbenta ako. Ganun. Okay, so guys, pag nagmamantika na siya, kagaya nito, hindi pa siya mantika. Pamantikain ko siya, guys, para mas masarap siya. This is how to cook laing. Okay. Okay, dan na. So, ito, nagmamantika na siya. Lumalabas na yung mantika. So, mapapansin nyo, guys. Yan, yun na yung mga mantika to. Yan, ito ay 140 lahat, guys. So, para makuha ko yung iba, magtinda ako ng kahit mga 3 to 4 order. Para bumalik yung ibang kuhonan. Okay. Malutin ko siya. Ito. Lagyan ko siya ng sili. Okay. So, ito guys, 25 pesos. Guys, ito. Okay, so guys, ito, nakabalot ako ng 3. So, i-deliver ko na.